Good evening po at sa akin po mga pangmalagi ang mga viewers. Bago po ang lahat ay humihingi po ako ng paumanhin sapagkat hindi po tayo nakapag-live ngayon sapagkat very busy po tayo sa ating work at medyo ginabi po tayo ng uwi kaya hindi na po tayo nakapag-live kanginang 4 p.m. which is 9 p.m. po, 4:30 p.m. which is 9:30 p.m. po sa Pilipinas, ano? Dito po sa Saudi Arabia. Bago po yan ay kung kayo po ay doon po sa mga nanonood po sa akin at ngayon pa lamang po nakadalo dito po sa ating channel, the OFW Trader, welcome po kayo sa ating channel, ano? At kung hindi pa po kayo nakapagsubscribe, mangyari po lamang na magsubscribe po kayo at pakiclick na rin po. Ayan. Ang notification bell. Ayan. Teka po. Ayan. Teka po. Ayan. At para po maging updated po kayo, no? Sa mga susunod pa po nating videos at sa mga susunod pa po nating mga live stream, ano? Okay po. Well po, hindi na po natin pagtatagalin. Unahin na po natin ipaliwanag yung ating Philippine Stock Index, ano? Which is the PSEI. At gaya po ng inyong nalalaman, ngayon pong araw po na ito ay nag-gap down po siya, ano? Atin po tingnan, ano? Ang current candle po niya ay bumaba po ng negative 2.26%, ano? At kung atin po susukatin mula po dun sa closing last Friday at sa kanya pong opening ngayon, gap down po siya ng negative 1.7% at bumaba pa po siya, no, up to kanyang low, doon po sa kanyang low, negative 3.46%, at saka po nagsara po siya sa negative 2.26, kaya po ng inyong nakikita rito sa bandang itaas, ano. At guys, nga po, nabanggit po natin noong nakaraan na ito po ay isang doji candle na gap up. At kayo nga po ay nag-gap down po siya at muli pong tumukod. No? Binabaan po niya ang kanyang resistance support level which is 5,500 po. No? Kaya po, gaya po ng inyo na ginihitan po natin. Ano? At kasalukuyan po siyang no? Nakatukot sa 5,600, ano? Pero ang kanya pong current resistance level ay siyempre po itong bandang nasa bandang itaas which is 5,700, ano? So, isa pong hammer ang kanya pong current candle na malapit po sa support. Na sana nga po ay mag-act as a reversal candle sa araw ng bukas at para po umangat po siyang muli, ano? Tingnan po natin ang kanya mga indicator. Bago po yan, ang net foreign po, silipin natin. At ang gaya po ng inyong nakikita, patuloy po, ano, ang net selling, net foreign selling po, ano. Wala pa po tayong araw na ang nagwagi po ay ang nanaig po ay ang mga buyer, ano. Sa araw po lamang ito ay may lumabas po sa kanyang 508.99. Almost 509 million na po ito, no? No? Pag iraround po natin kasi 0.996. Kaya po na inyo nakikita dito, no? Ayun po, ano. So tingnan po natin ang kanyang mga indicator, RSI, MACD combination po. Ayun, si MACD po ay paglaatin po lalagyan ng si RSI po pagatin po lalagyan ng 50 level. Ayun po, ano. Nagsisilbi pong parang resistance niya, no? Yung 50 level ni RSI. At ngayon nga po ay bumaba na naman po siya, no? Imbis na tinagos po niya nung Friday at ngayon po ay bumaba na naman po siya, no? Pabalik po sa downtrend area, no? Ng RSI which is below 50, no? Tingnan po natin ang kanyang MACD. Ang MACD po ay ang kanya pong histogram ay pointing downward. Dahil nga po sa kanyang current move. At lumilipis po, ano, lumiliit po yung kanyang opening, ano, at slightly horizontal po yung
ating pong MACD line, ano? Okay. Stochastic RSI naman po ang ating tinan. Sa stochastic RSI po ay nag-horizontal po siya. Ano? After niya magbigay sa atin ng positive cross at slightly going up po, ano? At below 50 rin po siya, ano? Nagsisilbi pong resistance niya ang 50 level ni stochastic RSI at si CCA po ay ayun, nag-cross down po siya sa 0, no? Na nagsisignify po ng kanyang bearish move, ano? Tignan po natin ang ayun, kung ito pong hammer candle na ito ay magsisilbing sign of reversal, no? Kaya nga po nang nabanggit ko na, na malapit po kasi sa support, ay posible pong umangat po, no? At tignan po natin kung tuloy ang pumabasagin ang 5,700, ano? Sana ka po tuloy na niyang tagusin at tuloy na po siyang lumabas dito sa ulap at muli po niyang basagin, no? Muli po siyang tangkain na po niyang basagin ng 6,000 level at medyo malayo-layo na nga po ang 8,000, no? Na dati po niyang pinuntahan, ano? Tignan po natin ang global market kung ano po ang kalagay niya yun. Ngayon po ang S&P 500 ay 0.46% kaboom. Ang market po ay kasalukuyang pong gumagalaw. Live po ang trading sa US stock market ngayon. Ang Nasdaq Composite po ay 0.39% positive at ang Dow Jones po ay 0.87%. Tingnan po natin ang mga market, ang mga indices po sa iba't ibang bansa. Sandali lamang po. Okay. Depress po natin ng konti. Ayan, punta po tayo sa indices ng iba't ibang bansa. Alright, atin po nakikita ngayon dito po sa tradingview.com ay yun nga po, majority po ng ating ng mga bansa po ngayon ay pulahan na naman, ano? So, ang Euro po, kaya po ng UK ay 0.18% po, also green. Although green po siya ay napakababa lang po, ano? 10.5 lang points ang kanya pong inangat, ano? At ang Germany po ay negative 3.38%, ang France ay negative 4.12%, ang Italy ay negative 3%, ano? Sa gawing Asia naman po, ang Japan po ay negative 2.84%, ang Korea ay negative 2.68%, although ang China po, ano? Ang dalawa po niyang indices ay verde po ngayon, 1.33%, 1.97%. Hindi ako nagkakamali, ito pong Hang Seng Index ay sa China rin po ito, ano? Hindi ako nagkakamali. At ang laki po na ibinaba, ano? Negative 4.18%. Sa bandang Oceania naman po, sa Australia, positive po sila, 1.41%. Ang New Zealand po ay 0.26%. So, mapapansin po natin sa iba't ibang bansa, majority po ngayong araw na ito ay red sila, ano? So, sana nga po ay malamang po ito ay umepekto na naman po ito sa ating market bukas. Kung hindi po magkakaroon ng recovery, lalo na nga po itong three major indices ng United States, ano? Tingnan po natin sa araw na bukas kung mag-ano po ang maging pangyayari, ano? Sana nga po ay huwag naman po masyadong umepekto. Meron po ba tayong balita sa ating market ngayon? Tingnan po natin. Na maaaring umapekto po sa ating index. Okay, wala po tayong ano. Pero syempre po, ang pandemic po ay patuloy pong issue sa ating bansa, ano?
At patuloy po siyang ika nga po ay nagbibigay ng problema sa marami po nating mamamayan. Ano? Sana nga po tuluyan na magkaroon ng lunas at sa mga susunod pong araw ay sana nga po makatagpo na ng bakuna para po tuluyan na makarecover po ang ating market. Sa kasunod ko yun po, ang market po natin ay sideways. Ano? Nagmumove po siya pa sideways patapos po siyang lumabas po dun sa kanyang dating uptrend channel, ay gumagalaw po siya ng pa sideways. So tingnan po natin kung ano magiging kaganapan po sa araw ng bukas. Mag-umpisa na po tayo mag-explain ng ating mga stocks. At ito po, ibabase po natin dito po sa request po ng ating mga membro sa ating Facebook group. At kung gusto po ninyo mag-membro, ay welcome po kayo. At ang link po ay nandiyan po sa video description po sa ibaba po ng video po natin ito. Ano? Okay po? So, base po dito sa mga requested stocks po nila, ito po ang ating i-explain. Unahin po natin sa pila si Dito. So patuloy pong nagsa-sideways si Dito, ano, mapapansin po natin ano na ang kanya pong current support ay 2 piso, still the 2 pesos level, at ang current resistance po niya tinapon natin sa bid and ask. Kung ano po nagsisilbing resistance po niya. Sa 220 po ay nakakita po tayo ng 1 million. Sa 217 po meron din. So, ayun. Kunin na po natin yung ayun, puro milyones po ang magtatangka po magbenta, no. So, alisto po kayo dito, no. Mga milyones po itong gustong lumabas kay Dito. Ang pinakamalaki po natin nakita ay 2 million which is in the 230 level, no. So, ilagay po natin 'yan, no. Yan po ang pinakamalaki nating natanaw kay Dito. Ang current candle po niya ay isang spinning top, no? Matapos po dun sa sinabi po natin na spinning top na nag-gap up ay bumaba po siya, no? Although green po siya ngayon at nagbigay ng negative 2.73 na gain, pero mas diyamak po na mas mababa po siya, no? Doon po sa although siya po ay green, no? Ay negative 2.73 po siya dahil nag-gap down po siya from the previous closing, ano, nung Friday. Ayan po, ano? Ng negative 2.59%. No? Yan po naging gap down po niya, no? So, tinan po natin. Ito po ay spinning top. So, maghihintay po tayo ng kanyang confirmation move. At tingnan po natin kung siya po ay aangat. No? Kung siya po ay aangat, ang kanya pong gain, most probably po ay 7%. Base po sa pinakamalaking nakita po nating volume sa resistance. At kung naman kung bababa naman po ay tatakay pong babain ang 2 pesos ay negative 6.61%, ano. So pinakamaganda po dito, hintayin niyo na lamang po, ano. At siguraduhin mo nang aangat siya bago po kayo pumasok, no. Tingnan po natin yung kanyang ano kanyang malakas-lakas na support, no. Although nakita po natin yung 2 piso. Ayun, sa 210 po ay may 3 million ano na balak na bilhin, ano, pumili. So sa 210 po ang ating ano realistic nating gamitin na support sa kanya. Ayun. So nakatungtong po pala siya, ano, sa isang malakas-lakas na support. Then after po, no, kung sakaling babasagin yung 210, ang 2 piso po ay 7.29 million, ano. So napakalakas po talaga ng 2 piso. So mayroon pa po talaga gustong pumasok dito kay Dito, ano? At gustong bumili. At so sa nakikita po natin mga values na ito, ano, volume, eh mukha pong hindi niya basta-basta babasagin itong 2 pesos level, ano? Malaki po yung mga naghihintay sa kanya. So kung kayo po yung nakabili sa bandang ibaba, eh okay pa naman po, ano? Basta wag lang po siyang babasag ng support which is the 2 pesos level, ano? Sa kasalukuyan po, kung siya po ay aangat since ito po ay spinning top, malapit po sa support, ay abangan po natin, ano, at baka po siya umatras doon po sa 230 which is the resistance po na nakita po nating malaki-laki. Tingnan po natin ang ano, no, ang kanya po mga indicators.
Siyempre, tinapon natin muna ang net po rin. Ang net po rin po ngayon, ating nakita sa kanya ay pababa po, ano? Pababa po yung kanyang ano, 1.25 1.23 million almost, ano? By rounding it off, no? So mayroon pong nagbenta sa kanya ngayong araw na ito. Okay? At ang mga indicators naman po, RSI MACD combination. So dahil nga po dun sa kanyang gap down, ano? Ang RSI po ay nag-decline, ano? Pero above 50 level pa rin naman po, ano? Which is a indication na malakas pa rin po ang kanyang momentum towards the uptrend, ano? Kaso pababa po siya ngayon, ano? At ayun. Si MACD po ay lumiliit po yung kanyang baka po mag-form ng tinatawag na dead cross. So, ingat po kayo, ano? Kasi pagka po ganito, ay posible pong bumaba po siya, ano? Stochastic RSI po, tingnan natin. So, stochastic RSI po, nagbigay po ng positive cross. Kaya nga lang nga po ay mukha pong pababa siya, imbis po na paangat, ano? So, alisto lang po kayo, ano? Alisto. Ang mga indicator po ay bearish. So, posible po na kung masusunod po ang indicator, baka po i-retest pa niya yung 2 piso, no? So, alisto lang po kayo sa mga ngayon pa lang nakabili, no? Para po dun sa mga dating nakabili, eh, tila po nagmumove lang po siya ng pa-sideways. Pero yung pong mga kabibili pa lang, ano? Most probably po, kung bumili kayo kanina, ay medyo na pula na po kayo ngayon, ano? Sapagkat nag-gap down. So, bantayan na po natin siya dito kung ano po ang kanya magiging galaw sa araw ng bukas. Ang next po natin ay si IDC. Tingnan po natin, naging kagala galaw ni IDC. So, mapapansin po natin si IDC po ay nagsa-sideways din, ano? Lumabas po siya doon sa dati niyang uptrend channel, no? At ngayon po ay gumagalaw po siya ng pa-sideways, ano? Dati po, ito yung channel niya eh. Kung naaalala po ninyo, nagdi-discuss po tayo dati. Ito po yun eh. Ayan. Okay? At ngayon nga po, ay kung ating pong lalagyan ng guhit, ng horizontal line, no, mapapansin po natin na nagsa-sideways po siya. No? Ayan. No? So, lumabas po siya ng pa-sideways. At ngayon nga po ay isang masasabi po nating spinning top, no? Hindi natin matatawag na doji kasi po ay may diferensya po yung kanyang closing at saka yung opening price ng yung almost a doji. 1 centavo lang naman po ang diferensya ng opening sa closing, ano? So we can consider that a doji candle, ano? Almost, no? Maliit po yung kanyang body. So ngayon po ang kanyang current tingnan po natin ang kanyang current support and resistance, ano. Silipin po natin sa binas. Para po realistic po yung ating ano, malapit sa katotohanan. So 2 piso rin po, ano. Katulad ni dito. Meron po tayong nakitang 453,000, ano. Malaki po 'yon, ano. So 2 piso rin po ang lumalabas po ang kanyang support. Kasi yun po ang pinakamalaki nating nakita, ano. At after that, meron pong ayun, 210, no? 208. So, pero kunin na po natin yung pinakamalaki para po realistic tayo. So, talaga po may nakaabang sa 2 piso, which is 400,000 shares, at sa resistance naman po tayo tumingin, 220, 347,000, mas malaki pa, hanap tayo. 235, 288,000, mas malaki pa yon. Ayun, 250 po, no? 400,000. So, 250 po yung malayo-layo po niyang so, meron po tayo nakita sa 250. At ang pagkatapos po na 250, meron din po sa 220. Which is 300,000. 230 po, meron din, ano? Ayun.
Ayun. So, ito po mga resistance level po na ito, ay pakaabangan po ninyo, no? Kasi po, posible pong diyan umatras ngayon kung sakali nababasagin po ng current trend po niya, no? Kung siya po ay aangat, ano? At basagin si 230, malakas po yung 250 level, no? Malakas po yun, which is the gap, no? Previous gap po niya yan, no? At kung ating po mapapansin, ay hindi pa po niya na-feel, no? Hindi pa po niya na-feel the gap, no? So, tinan po natin, ano? Kung aakyat po siya bukas, dahil nga po Doji, ito po ay indecision candle. Kung sakali pong aakyat, tinan po natin ang mga possible gains. So, may 8% po kayo, ano? Bago po dun sa malakas-lakas po. 7.66%, almost 8%. Ayan, 7.82. Bago po tumama dun sa 230, ano? Na may nakita po natin 300,000 shares na gusto magbenta. At sa support naman po, malakas sa support ay negative 6%. No? So, ayan po ang ating scenario. No? Ito po ay doji. Baka po bumaba siya o tumaas. So, alisto po kayo sa risk and reward po. No? Medyo malaki po ang reward. Kung sakaling aangat po siya kaagad-agad. Ano? Pero maganda po sana, abangan na lang po ninyo sa 2 piso at dito po siya muling aangat. Ano? Okay. Tignan po natin ang kanyang mga indicator. Net pouring po muna tayo. Ito si IDC. So maliit lang po ang kanyang net foreign selling. 26,000 lang po, ano? Hindi masyadong. Kumpara po dun sa mga bumili, ay mapapansin po ninyo maliliit lang yung volume na nagbebenta, ano? Punta po tayo sa kanyang RSI MACD combination. RSI po natin, ayan. Tila nagsaside, sa gaya po ng ating sinabi na nagsasideways po siya, ayan. Nag-ano po siya ng straight fat, ano? Straight fat po, ano? Ayan, kanya pong support ay diretso, ano? So, dumidiretso po siya. Okay? MACD po, ayan. Bearish po yung kanyang histogram, no? At ito pong MACD po niya ay bullish pa naman, ano? Bullish pa naman po at pointing upward pa naman po yung kanyang MACD line at saka signal line. So, there's a potential na pwede pa nga po siyang umangat, ano? Stochastic po ay pointing na downward at slightly entering the 80 level. At si CCI po ay pumasok na sa 100 level, ano? Ngayon po, mapapansin po natin ang mga indicator po niya ay ang MACD lang po ang ano? Ang nagbibigay ng bullish signal. So, majority po are bearish. So, tingnan po natin, ano? So, kung kayo po ay nagbabalak pa lang pumasok, ay palagay ko po, abangan na lang po ninyo mag-bounce sa isang malakas-lakas na support, ano? Kung mag-aak naman po as a sign of reversal candle, ito pong doji candle niya sa kasalukuyan, ay magiging alisto po dun sa 230 at 250 level po, ano? Na atin pong sinabing may mga volume po ng selling na pwede pong magbenta sa mga levels na yan. Okay po. Magpapatuloy na po tayo. Kay web na po tayo ngayon. Pangatlo po sa requested stock ng ating pong mga kamiyembro sa ating Facebook group. Okay po. Ang current candle po nito ay although hindi natin matatawag na shooting star sapagkat yung pong kanyang wick at saka kanya pong body ay almost equal, pero ito po ay nag-gap up at napakalaki po ng kanyang buying volume, ano? Tingnan po natin ang ano, may maganda po bang balita. Si Web PhilWeb Corporation, ito po ay kung di po ako nagkakamali ay may kinalaman sa Pogo, no? Sa Pogo. So, mukha po yata nga positive yata ang naging pagtanggap ng mga investor doon sa nangyayaring yun. Na pagpayag ng gobyerno na mag-operate po, ano, mag-operate po uli. Ano? Pero tinan po natin, ano? Kasi nga po gap up ito. At nagkaroon na po ng malaking price rejection po sa itaas. Ano? So, kung ating po pagbabasihan ang mga ganitong galawan, posible po itong bumagsak para po mag-take profit po yung mga kumita, lalo na po yung mga nakabili sa bandang. Tingnan po natin, ano, sa ibaba. Tingnan po natin kung ano po yung mga volume po natin na pwedeng makikita, ano, malaki-laking volume ng
buyer na po, pwede po natin i-consider na suporta, no? Para po wag siyang basta-basta bumaba. Bueno po, pinakamalaki lang pong ating nakita, no? Actually, yung 275, meron na pong malaking volume doon, no? Pero so, i-consider po natin yung mga kasunod para... So, sa 270 po ay meron, no? At sa 268, sa 260, no? 265, no? Meron din po at 260, yun. So, let's consider 260 as, ano, kasi makikita naman po natin na yung 260 po ay nagdati po yung resistance, no? So, ngayon po, ito po ang pwede natin consider na support po niya ngayon, ano? Yung 250 po, meron din po nakaabang, ano? At 240 po, 228,000. So, tingnan po natin, ano? Kung, kasi nga po, ang pinakakambahan ko sa kanya, since, gap up po siya, baka po kasi mag-fill the gap, no? At muli pong mag-retrace pababa dito sa 240 level. So, alisto po kayo dyan, lalo po yung mga ngayon pa lang po nakabili, no? Mag-ingat po kayo, no? So, dito po sa bandang itaas po naman, tumingin po tayo ng malakas-lakas na resistance. Sa 285 po ay may resistance na agad tayo, no? 200,000 shares. Ayun. At yung 3 pesos po, kung inyo po mapapansin, ay napakalakas po, ano? 600,000. Yung 3 pesos. So, ayan po mga malalakas pong harang niya, no? So, kung nagbabalak po kayo pumasok, at kung ito po yung aangat pa bukas, eh, medyo maliit lang po, ano natin, ano? Ang magiging reward po natin dyan, 4% lang. Pero kung aatras po yan bukas, mas malaki ang risk, no? Okay? Kung sakaling babasagin ang 260 at bumaba pa sa 240, ay medyo negative 12% almost po yan, ano? So, ingat po kayo, ano? Lalo na po yung nakabili kayo ngayon, at hindi pa po nakapagbenta. No? Tingnan po natin ang kanyang current resistance level. Ah, sorry po. Ang kanya pong mga indicators. Tapos na po tayo dyan sa mga resistance and support. Medyo pagod po tayo sa work, eh. Kaya medyo, no, pasensya na po kayo kung nagkaamali tayo ng sinasabi. Pababa po, ano, nag-bend ng malaki pong volume ng seller. Selling ang naganap, negative presyo. Negative 309,000, ano. Malaki po yung bar niya, no. At sa mga indicator po natin. By the way po, nagkaroon po ng bullish cross, ano. Si MA20 tsaka si MA50, ano. Ito po yun, ano. Active ang RSI po ay going up, ano? At mayroon po siyang resistance dito sa ano, ano? Sa 68 level, ano? Ito yung si RSI. Sa madalit sabi po ay tingnan po natin kung babasagin niya, tuloy niya babasagin yung resistance level po niya. Yan, ano? Ni kay RSI, may mga resistance and support level din po kasi sa RSI, ano? Ganyan po yan, ano? Pwede po nyo lagyan ng support and resistance yan. At si MACD nga po ay nakakaroon po ng bullish move, ano? Okay? So, kung aagat po siya bukas, alis to lang po, ano? Sa 280 tsaka 3 pesos level, ano? Medyo malakas po kasi yung malalaki po yung mga volume na natanaw po natin sa bid and ask, ano? Stochastic RSI po ay nagkaroon po ng positive cross, pero alis to po kayo, ano? Ang masusunod pa rin po ay kung ano magiging galaw ng kandila. At ang mga indicator po ay sumusunod lamang po, ano. So pumasok po siya ngayon sa overbought area. Okay? Yan po ang ating analysis po kay Web, ano. Careful po sa mga ngayon pa lang nakabili. Next po natin ay si Prut. Si Prut po ay nagmo-move ng pa-sideways sa ilalim, sa loob po ng Ichimoku Cloud, ano? Sideways, no? Kasi po yung dati po yung trendline ay nilabasan na po niya, no? Mapapansin po ninyo, ito yun, eh. Ito po yung dati na lagi natin ginugitan. No? So sa ngayon po, ang nagiging galaw po niya ay pa-horizontal, ano? Tingnan po natin ang kanya mga support and resistance level para po maganda, no?
Highlight na po natin si Prut. Ayun, highlight natin si Prut. Tige, Prut na po tayo. Yung po 150 po talagang malakas, ano? 150 po ay 1.2 million. Ayun, 1.21 million, 150, 151. So talaga po nga nananatili pong malakas na resistance po niya ay 150, ano? At sa support po ay mayroong 500,000 shares sa 132, no? Yun po ang pinakamalapit, ano? 116 po meron ding 500,000 shares. I-consider na po natin yung 132. So malayo-layo po 'yan, ano? Pero nakikita ko po yung 140, it's possible din po, ano? Ayun, sorry. Tama, 140. Tama po tayo. 140 po, 140, mayroon pong 155, 147 million sa area na 'yan, ano? So ayan po, kitang-kita maliwanag po sa sikat ng araw, ano? Yung resistance po at support level po niya ay dito po siya sa range na 'yan nagpa-fluctuate, ano? O nagsuswing. Meron po yung 7% na 7.2% approximately na range, ano? Ayan, 7.10, 7.1%. So, kasalukuyan po lang siyang horizontal. At ngayon nga po, bumaba po siya. Mas malapit po siya ngayon sa support. Kung aangat po siya, galing po dito sa kanyang closing, meron po tayong 5.54%. At kung babagsak naman po ay negative 1.55. So, meron po tayong maganda-gandang reward. Ano? Pero alisto po kayo, ano? Alisto po, bago po kayo pumasok, tingnan po ninyo kung ano po ang kanyang magiging galaw. Ano? Okay? Kung papaangat po siya, pwede po kayo kumita ng ayun. Bago po tamaan yung ano, 5.62%. Kung aangat po siya. Ano? Tingnan po natin ang, ano, ano, ang kanya po mga bullish po ang MA9 tsaka MA20. Okay? Tingnan po natin ang kanyang mga indicator. Net foreign muna po tayo. Ito kay Pro. Net foreign po, nagkaroon po ng selling ngayong araw na ito. 657,000 po, ano? Ang selling po niya. Ano? Okay? So, makikita po ninyo na araw-araw po ay selling pa. Ano? Selling po dito kay Pro. Sa isang banda po, maganda po yung consolidation after and uptrend. Ano? Basta wag lang pong babasagin po yung kanyang 140 support. Ay maganda pa po siya, lalo na po kung sa bandang ibaba po kayo nakabili. No? Gawin po natin signal yan. Kapag binasag na, eh, it's your call kung ibebenta na po ninyo yung inyong hawak. No? RSI MACD po tayo. So, guhitan po natin ang 50 level. Tingnan po natin kung nasaan po ang 50 level. So nasa taas pa rin naman po siya ng 50 level, ano. At nag-horizontal po, ano. Meron po siyang ayan, ano? Resistance, ano. Na kanya po binabangga-bangga. Sana nga po ay katunayan po na talaga po siyang bagyang ano, ano. At, yung kanya po pagkilos ay slightly inclined, ano. Pero po sa chart ay makikita po natin na ano, ano? Nasa pagitan nga po siya ng isang range. Ang MACD po ay tila magkakaroon ng curve at ang kanya pong histogram ay pointing downward po. Ano? Stochastic po natin, tingnan natin. Nagkakaroon po siya ng fluctuation but pababa po. Pumasok na po sa level 80, bagyang-bagya. No? But still, majority po ay, ayun. Maliit pa lang po. Ano? At si CCA po ay tag-horus, parang nagsa-sideways din. Ano? Tingnan po ninyo. Pag nilagyan po ninyo ng horizontal line, ay ayan, nagsusupport po siya dito sa level 62. Sana po huwag po niyang basagin, kundi mag-bounce pa lang, mag-bounce ulit po siya paakyat. Ano? So, tingnan po natin kung ano magiging galaw po ni Prut po, ano, bukas. Meron po bang news kay Prut, latest news, tingnan natin. Wood Park in Quezon City. Meron po siyang magandang balita ngayong araw na ito. Ano? Bukas po siya ng food park sa Quezon City. Tingnan po natin kung ano po ang magiging sentiment ng mga investor. No? Bukas dito kay Prut. Kasi po, nagba-back to business na po ang ilan po niyang mga negosyo. Ano?
Okay po. All right. Maganda-ganda pong balita 'yan, ano? Kay Prut. Next po natin ay si FNI. Ayan. FNI po tayo. Okay, kung tito ko ate po lalagyan, ito po si FNI, kung ate po lalagyan ng ano, ano, lalagyan po ng trend line channel na lagi po natin ginagawa. Mapapansin po ninyo, dire-diretso lang po siyang umakit. Eh, no? Ayan. No? So, nung nakaraan po ay doji candle po siya, malapit sa resistance, which is the channel. No? At yung 0.8 po, ano? Yung 0.90, yung po yung nananatili po niyang resistance level. Ano? Yan. 0.80, 0.90 po. Tingnan po natin kung realistic tayo dyan. 237,000 po, 0.80. No? Meron din po sa 83, 266,000. Ano? Meron din po sa 0.83. Pero consider na po natin yung 0.80 since ito po yung eksaktong value, psychological level po. Ano? 0.90 po, merong 844,000. Ano? So realistic po tayo sa ating levels. Ano? So, ngayon po ay isa pong spinning top candle at nakatungtong po sa MA9. Tingnan po natin ano kung ano po ang kanya magiging galaw ano. Sa araw po ng bukas, mayroon po ba tayong magandang balita dito kay FNI? Postponement of annual stockholders meeting. Wala pa po tayong balitang news o magandang balita or pwede po natin consider na catalyst niya na magpapaangat po sa kanya. So far po wala, no? So, sa kasalukuyan po, masasabi po natin, tila nagsa-sideways lang po, ano? Yung kanya pong kilos, ano? Yung 0.83 po, may nakita po tayong volume doon, no? So, alisto lang po kayo at huwag po kayo basta-basta papasok sapagkat ito po ay spinning top. Wait po for the confirmation candle, ano? Kung ano po ang kanya magiging current, next move, ano? Kung paangat po yan, may malakas pong harang, ano? Maliit lang po ang magiging reward po nandiyan. Kasi kung paangat po yan, 2% lang po yan. At kung babagsak naman ay negative 0.5% po yan. Ano? So, I would advise na siguro po ay mag-abang na lang po na bumaba po siya sa support. No? Malapit na malapit sa support, tsaka po kayo pumasok kung di pa po kayo nakakapasok. Ang maganda po kasi dito, dito na po ninyo abangan sa lower channel. Ano? Para po maximize po yung gains. Kung sakaling aangat po siya, maganda po yung inyong entry. No? Net foreign po, tingnan natin. Wala po siyang transaction ng net foreign ngayong araw na to. No? Magmula po noong Friday. Ano? Okay? Sa yung MACD combination po tayo. Excuse po. RSI po, paangat pa rin naman po. Ano? At medyo nagde-decline po yung kanyang current swing. Basta po wag lang po siyang tatagusin yun, ano? Ibig sabihin po ay malakas pa po ang kanyang uptrend move, ano? Okay? Para po yung kanyang channel yan, ano? Na tinutulayan niya, malakas pa. Kasi nga po ay hindi naman siya umaalis doon sa loob ng channel, ano? MACD po ay bullish. Ang kanyang pong histogram ay slightly bearish, ano? Okay? Stochastic RSI po, silipin natin. Si Stochastic RSI po bearish, ano? At pumasok na po sa level 80. So wala po tayong buying signal kay Stochastic RSI, ano? CCI po ay ayan, ano? Para po si RSI din, ano? At pointing downward po siya ngayon. At sana po huwag niyang basagin yung 100 level. Diyan po natatapos ang ating analysis kay FNI. Next po natin agad si MAC. Para po dire-diretso tayo, pabilis. Para po hindi masyado humaba yung ating video. Okay? Gaya po ng ating previous analysis dito kay MAC, no? Tingnan po natin kung mayroong news. Wala pa rin. Kuha po tayo ng support and resistance level. 450 po, no? Ang kanyang current resistance, 500,000 shares. Pinakamalapit na pinakamalaki na gustong bumili. Ayun.
At ang kanya pong resistance level. P515 po, meron po tayong natanaw na 447. At ayun, 447 po, ano? P515 po yung ating natanaw. Mas mataas pa po, kunan natin kasi medyo may sa 5 piso po ay merong 270,000. So after 515 meron 550, no? So meron po sa 5 piso, meron din sa 550. Ayan. Lagyan po natin yung 5 piso. At ilagay na rin po natin yung 550, ano? Alright. Ayan po mga resistance level po na aabangan po, po ninyo sa kanya, no? Yung 555 pesos po ay malakas na resistance. At kung sakaling babasagin po niya yan, ano? Ang nakaabang pong susunod ay yung 550 level, ano? Okay. Alright, 450 po ang current support. Ngayon po, ito po ay isang nag-gap down, ano, na spinning top. So, usually po kasi kapag ka malapit ang isang spinning top sa support, ay pwede po yung mag-reversal. Ano? Depende po sa magiging confirmation ka candle po natin sa araw ng bukas. Ang lalaki po ng mga selling. Ano? So, alisto po kayo dito. Ano? Tingnan po ninyo kung aangat po siya. Kung sakali po aangat, ay mula po doon sa closing niya ay may 8% po yan, ano, hanggang 5 pesos, almost 10% po pala, no? 10.25%. At kung babasagin po at papanik sa 550 ay may 20%, meron po yang 20.77%. kaya nga lang po, huwag po kayo basta-basta papasok, ano? Palagi po kayo maglagay ng stop loss, no? Gap down po kasi yan, posible po mag-reversal, ano, kung papasok po ang mga buyer, no? Okay, tignan po natin ang kanyang mga indicator. Una po muna ay ang net foreign. Net foreign po ay tuloy-tuloy po ang benta, no? Ngayon pong araw na ito ay 4.8 million, ano? Ang naging net selling, net foreign selling po, ano? At kung ating po titignan ang kanyang mga indicators, ang kanya pong RSI MACD combination. So, mapapansin po natin na pababa po siya ngayon, ano? At tinagos po pababa yung 40 level, ano? Okay? Pababa, umakat po at ngayon nga po ay bumababa na naman po siya, ano? Kung ate po lalagyan ng trend line, tibukan natin. No? Ayun. Dati po yung resistance ngayon po ay nagiging support po niya, no? Medyo bagya po siyang sumilip na, no? Sa kanyang trendline pababa. At MACD nga po ay slightly going down ang kanyang histogram at slightly declining po ang MACD line, no? Okay? So, ingat po kayo. Ingat po kayo dito kay Stochastic RSI po ay declining. Pumasok na po sa 80 level. Bearish. At si CCA po ay tumagos na po pababa sa 0 level. So, mababatayan po yung kanyang mga indicator, ano? Lamang po ang bearish, baka po bumaba, ano? Bumaba pa sa 450, no? So, ingat na lang po kayo, ano? Huwag po ninyong basta papasukin. Wala naman po tayong catalyst dito kay Mac, ano? At hanggat hindi po nare-resume completely ang airline operations, ay hindi po siya kikita ng maganda. So, huwag po basta pasukin. Kung sakali po magre-reversal siya, dahil nga po, sa kanyang current candle, which is a spinning top near the support, ay tinalalaman po ninyo, ano? At lagi mag-set po ng stop loss. JFC na po tayo. Bida ang saya. Okay, JFC. Si JFC po ngayon ay kasalukuyan po nagsa-sideways, ano? Ang malakas po niyang resistance at kita-kita po natin ay 150, ano? Nasa low po ng range ng 150
Ataw. Ayun. 135. 150, 135. Na po natin. 130-25. Tinapon natin ano, tinapon natin sa actual po ano, kung ano po ang makikita po nating malaking salon niya at saka po harang ano. Nagsa-sideways po eh, no? Mapapansin po ninyo. Baka mag triple top po ito ano. Ingat po kayo dito ano, kay Jollibee. Ito po ay triple top. Baka po kasi mag bumaba pa ano. Ang current na nakikita po natin ano. Doon po sa current sa closing price po niya, meron po 60,000 no. Tumingin po tayo pa sa bandang ibaba. Sa 138 po may nakaabang din pero 18,000 shares lang. 137.50 po. May 36,000 ayun, 137 ano. Merong 60,000. 135 po, merong 70. Ayun. Pinakamalaki po ay 135, no? 70,000 shares. Which is a eksakto, no? Psychological. No? So, ang current resistance naman po. So, sa 150 po, mayroon 33,000. Tignan po natin kung mayroon pa pong malaki, no? Mas malapit po sa current price. Yun po ating consider. Wala po tayo nakitang malaki-laki. Yun po, yun nasa 150 po talaga. No? So, malakas pong resistance yung 150. At kitang-kita naman po ninyo, no? Very significant po yan dahil ilang beses na po yung tinangkang tumbok-tumbokin. Ang problema lang po natin, isa, dalawa, tatlo, no? So, three times na po yung tinumbok-tumbok yan, ano? Baka po kasi maging triple top. Pag po triple top kasi, tingnan po natin ano. Meron po tinatawag kasi triple top eh. Triple top pattern po ano, images. Yan din. Baka po tatlong beses po niya binangga-bangga yung ano, yung resistance. So tingnan po natin ano, listo lang po kayo dito kay Jollibee ano. Tingnan po natin sa lower time frame, sa 1 hour time frame kung ano itsura niya. Although hindi naman po saktong umabot ano. Saktong umabot po ano yung last pong candle po niya, pero ingat na lang po ano, ingat. Ingat po tayo ano. Kay Jollibee. Parang ano ba, no? Parang magkaka-pinhandle pa dito sa lower time frame. No? Parang ito yung cup niya, tapos parang magbubuo ng handle. Tinala lang po natin, ano? Masyadong bearish po yung mga indicator niya. Eh. Balik po tayo sa daily chart. So, tinan po natin, kasi po, ang nakikita ko po dito, yung mga indicator po ay bearish, baka po i-retest pa niya yung ano, no? Yung 135 support, no? Baka po mag-retest pa. So, kung gusto po ninyo pumasok, kasi nag-horizontal lang siya ngayon, eh. Sideways lang po ito, eh. Baka po ito, dito, tignan po natin yung range. So, may 11% po na range po yan, ano? Kung trader, range trader po kayo, tignan ninyo. So, mahal nga po ito sa Jollibee. Mahal po kung mag-trade ng ganitong ano.
stuck eh. Masyado pumataas ang presyo niya, ano? Per share. Okay, tingnan lang po natin, ano? Tingnan po natin ng ano, net foreign kung meron pong bumili sa kanya ngayong araw na ito. So, unfortunately po, sa net foreign po ay, ayaw po, ano? Pangalawang araw po na nagbebenta ang mga foreign investor, no? So, from third nung Friday po at saka po ngayong Monday. Ngayon po ay 18 million, 18.94, 941 million, ano? Ang naging benta. Net selling, ano? Indicator po tayo, RSI and MACD. RSI po, ano? Mapapansin po ninyo, ano? Dito sa RSI, eh, parang double top po siya, ano? At ayan nga po, meron po siyang resist support level. Sana nga po ay huwag niyong basagin, ano? Above 50 pa naman po siya. Sana po mag-bounce po siya, ano? Tignan po natin yung kanyang MACD. MACD po, ang histogram po ay going down. At ang MACD po ay already curving, ano? Doon yung MACD line po ay nag-curve na, ano? At lumalapit po. Baka po mag-form ng dead cross. Ingat po kayo, no? Mag-ingat po tayo sa possibility of Jollibee's continuous going down, ano? Lalo na po pag binasa yung 135. Stochastic po. Bearish po si stochastic, ano? Bearish. Bababa. Tumutukod na po sa 50 level. At ganun din po si CCI, no? Okay? Meron po siyang support dito, oh. Pag tinagos po niya yan, mas bababa pa siya, no? Okay? Okay. Magpapatuloy na po tayo kay URC, no? URC po tayo. Ang oras po ay 11:58 sa Pilipinas. Maganda. Malapit na po mag 12 midnight. Si URC po, pag dilagyan po ninyo ng channel to, ano? Ito po yung dinidiscuss natin, cup and handle, ano? Cup, handle, pagka po pumanik po siya dyan, no? Makukonfirm na po, ano? Magmamaterialize na po yung ating handle, ano? 135 po, ano? Yung kanyang very obvious na resistance, no? Ayan, 135 po. At kung lalagyan po natin ng trend line, mapapansin naman po ninyo na paangat pa rin po siya, no? Ayan, nanunulay po dun sa trend, no? At currently po ay isang spinning top malapit po sa trend line, ano? O channel lang nga po ilagay natin, total channel naman po may lagi nating nilalagay para kitang-kita po ninyo. Ayun. Pero po ang kanya pong swing ay maliit lang, ano? Ito pong current swing lang po niya. Ayun, no? Medyo maliit lang po, ano? Okay, kung hindi po siya lalabas dito sa channel na to, papanik pa po siya, no? Okay? At tignan po natin ang kanya mga support and resistance. Mula po sa bid and ask. $120 po ang kanya pong support, 23,000 shares. Pinakamalaki po nakita natin. So, very significant po, ano? Obvious, no? Obvious po yung $120. At ang resistance po natin, $130. Ah, malayo na yun. Malayo na yun. Masyado nang mataas na yung 130. Yung pinakamalapit lang, minakay. Actually, meron gusto magbenta sa, one, sa closing price niya eh. Hindi na, hindi na nag-execute. Kunin na natin yung mas kasunod. 125. $130. So, meron po sa 125, ano?
Lagay po natin yung 125 kasi meron po tayo nakitang volume doon. Ayan po 125 ano. At ito rin po siyempre ito. Yung 126.25. So ayan po kanyang ano no. Malakas lakas na resistance level. Okay? Kung mayroon pong buyer na magtutulak sa kanya, pwede po niyang mabasag yan. At ito po 126.85. At yun nga po 135 ano. Ay may malaki pong volume ano. Binangga na po niya noong nakaraan. 130 rin po ano. Malakas din po yung 130. Ano pa resistance level na abangan po niyo sa kanya? Okay po. Tingnan po natin ang net foreign kung mayroon pong bumili sa kanya ngayong araw na to. So may buying po siya ngayon ano? After a lot of days na puro selling, may buying po siya ngayon 73.628 million ano. Malaki-laki po 'yan ano. RSI MACD combination. Si RSI po still above 50, above 50 ka? Tingnan natin. Above 50 ba? Okay, still above 50 po at medyo nagsusuport po siya sa 52 level ng RSI ano. At parang very obvious po yung cupping handle niya, no? No. Ito po yung cup niya. Oh. Para magpo-form ng handle, no? Very obvious po sa RSI, no? Yung po palang maliit na yun, eh, yung maliit na to ay para magpo-form ng cupping handle, no? Although dito po ay may malaki na po siyang dati nating nakita, no? Ito. Anyway, alisto na lang po kayo. So, pointing bearish po si stochastic RSI niya. At si CCA po ay ganun din. Ano? Pointing downward po siya. Ano? But still above zero. No? Meaning po ay dominant pa po ang kanyang uptrend move. Okay? Next po natin ay si MEG. Ayun, si MEG po ay malapit po sa support. Ano? 250. At obvious po na 3 pesos yung kanyang malakas na resistance. Doon po siya bumangga. Eh. No? Ngayon, tingnan po natin kung meron pang mga harang in between. Ano? Sa 250 and 3 pesos. Silipin po natin kung may news tayo mababasa sa kanya. Notice of analyst investors briefing. Maganda po ang income niya, no? Na-hit po niya yung 17.9 billion at ano niya. Positive naman po ang kanyang income, ano? Ni Meg, positive naman po. So malapit po siya sa support ngayon. At kung ito po ay magbabounce sa 250, mayroon po siyang gain na 20%, ano? So ilagay po ninyo sa watchlist to, no? Tingnan po ninyo kung magbabounce po siya sa 250. Kasi po, kung mapapansin mo yung si stochastic RSI, ay tila nagpo, meron na po siyang na, parang napoform na, ano, positive cross, ano? Magandang buying signal po yan, eh. So kung babalik pa, akyat po siya, papasok ulit doon sa 20 level, maganda pong buying signal yan para kay stochastic. Pababa pa po siya, ano, si CCI, ano? Tignan po natin kung meron po siyang mga malalakas na resistance in between. 250 po ay meron, ano? 235 million. So, meron sa 250. So, alisto rin po kayo sa 250. No? Ayun, tama. Yun po yung kanyang support. Tama. Pagkatapos ng 250, tingin tayo sa mas mataas. Wala na. So, 250 po yung support. Sa resistance po tayo tumingin. 270 ito po, may 1.19 million. Tingnan po natin. Sa 3 piso po, talagang malakas yung 3 piso. Ano? Sa 270 ito, mayroon po tayo nakita. 1 million. Mahigit.
Okay, so alisto po kayo sa mga resistance level po na yan, ano? Let's check NetPoly kung meron pa bumili sa kanya. So patuloy po ang selling at kayo po ay 1.178 million po ang selling po niya, no? RSI back the combination po. So ayan po, ano? Nakatukot po ngayon po siya ngayon sa 40 level. Meron po malakas na ano dito, resistance, support po. Ayun, no? Dati pong resistance. Ngayon po nagsisilbi niya support. Sana huwag niya nabasagin, ano? Mag-bounce po siya uli pataas dyan, no? Yung 40 level po ni 40 level po ni RSI, nagsisilbing support, dating resistance, ano? Lagi niya binabangga-bangga. O, nag dati rin po support. So, sana po ay mag-hold, no? MACD po ay numinipis po, ano? Parang ibon. Numinipis po. Pagka po yan hindi nag-cross, ibig sabihin niya mag-sideways po siya, ano? Okay? Pag nag-cross po pababa, eh, posible po na basagin pa po niya yung 250. Okay? Nagkaroon na nga po ng ano, bearish cross po si MA9 tsaka si MA20. Ano? Ayan na po. Ano? Next po natin na si Tech. Ano po nangyari kay Tech ngayong araw na to? Tech po, patuloy na sideways above Ichimoku. Ano? Siyempre po, 850 pa rin po tayo dyan. Majority pa rin po ay nagsa-sideways. Ano? Pero kung lalagyan po natin ang trend line, mukha po nagkukumpleto ng bumuo ng plug. Ano? Nagkukumpleto po siya ng bumuo ng bullish plug. So, alisto po kayo dito. There's a possibility na magkaroon po ito ng breakout pataas, ano? Plug pattern po yan, ano? Nakita naman po eh. Okay? So, kung gusto po pumasok, sa mga papasok pa lang, abangan na lang yung siguro umangat, ano? Siyempre po, nananatili po, ano, tingnan po natin ang mga resistance level po niya. Ngayon po, malapit po siya sa support, ano? 850 po, talaga meron 305,000 shares, no? Talaga po may nakaabang sa 850. So, kung hindi po mababasag yan, hindi po siya basta-basta bababa dyan. Sa level na yan, ano? At sa, ano po, sa resistance po, tingnan po natin yung 310 piso kagad. 264,000, may nakaabang. Pinakamalapit po, sa current, pinakamalaking pinakamalapit sa current price. Na selling. Sa 9 pesos meron, 183,000, di masyadong kalaki yan. $9.40 meron din. Pero hindi naman masyadong malaki. $9.50 po, 300,000 shares. Okay. So, alisto lang po kayo dyan sa labas ng mga levels na yan. Ano? Kung sakaling aangat po siya bukas at tutukot sa 950, may 10.68% po yan. Ano? At kung malakas po yung support po niya 850 na hindi niya basta-basta babasagin, maganda po pumasok sa 850. At least po, may gain po tayo dyan. Ano? Na 10.68%. Ano? Okay? Pero maganda po dito, antayin nyo na lang mag-breakout sa trend line na to, no? Sa upper line po ng triangle. Okay po, para po maganda yung ano. Maganda po yung ating pasok. Baka po kasi punuin pa muna niya yung triangle, diba, bababa pa po siya, no? Net po rin po tayo kay Tech. So, mapapansin po ninyo, patuloy po ang pagbili kay Tech, ano? 4 days na po, ano, mula po nung Thursday, Wednesday, Tuesday, no, last week,
Tuesday, tama, Wednesday, Thursday, Friday, at ngayon po Monday, continuous po ang buying, ano. Maganda-ganda po senyalis yan, ano. Binibili po siya ng mga foreigner. RSI MACD combination po tayo. So, declining po si RSI, ano. Pababa po siya, so, dahil nga po yung move niya, ano, pababa po dun sa, pero nagsusupport po siya, ano. Meron po siyang support na horizontal, which is the 850 level, ano. Yan po, baka po mag-form ng, ano, ng negative cross, no? Dead cross si MACD. So, wag po kayo basta-basta papasok dito, ano. Kung wala pa po kayong hawak, observe lang po muna kayo, ano. Ang maganda pong laban dito ay, kung magbe-break na po itong trend line, at tuloy po siyang umangat, ano. Sa kayo po, not advisable kung papasok pa lang. There is po si stochastic. Ganun din po si CCI, ano, pababa po, ano. Okay? Okay, baita na po tayo. Si baita po, ayaw na nanatili pong horizontal, ano. Paulit-ulit po siyang bumabangga-bangga, tumutukod-tukod sa kanya pong 80 centavos support, no? Ang kanya pong current resistance level, kitang-kita naman niyo, no? Ayun, no? 0.87, ano? So, dyan lang po siya, nagre-range trade lang po si Baita, no? Meron po siyang 8.95% na range, no? Ayan po kanyang galaw. So, kung range trader ka, sige. Kung kaya mo laruin, bibili ka sa support, magbibenta ka sa resistance, dahil kikita ka ng 8.95%. Tignan po natin yung kanyang net foreign. May maliliit pong transaction. Ngayon pong araw na ito ay mayroong 23,000 na pumasok. Okay? RSI MACD combination. So, ganun lang po ang galaw niya, no? Kung lalagyan po natin ang trend line, ayan yan po, binasag, ano? Binasag yung kanyang trend, ano? Pababa. MACD po ay pointing, ay bearish din, ano? So, wag ko kayong basta-basta papasok. Ngayon, kung aangat po siya mula sa support, ayan nga po, meron po kayong makikitain dyan, ano? Na almost 9%. Stock. Bearish po si stochastic, pumasok po sa 80 level. Meron po siyang negative cross. At ganoon din po si CCI. Pointing downward po siya ngayon. Ano? At below zero na. Okay. MAH po tayo. Tinanggap po natin kung nagbago na po ang ating global. Lipin po natin ang global. So, still red pa rin po, ano? Hindi pa rin po tayo binibigyan ng ano. So, bago po kayo mag-trading bukas, lipin po ninyo ang global, ano? Pula pa rin po at ang Nasdaq Composite lang po ang green. MH po, gap down. It's a gap down spinning top, no? At nakatukod po sa isang support. Tingnan po natin kung significant po yung tinutugtukan yung support. 250, 100,000 shares. 245, 132,000. Sa 248 po, may 200,000 shares. So, yung 248 po ang ating i-consider siya po pinakamalaki. Ano? Ayun. 240, 250 level po ay malaki-laki po, ano, yung kanya pong salo. So hopefully po, huwag niyang basagin basta-basta. At since siya ay isang spinning top, malapit siya support, this could act a sign of reversal candle, depende po sa
kanyang magiging confirmation candle sa susunod na trading day. So, tingnan na lalaman po ninyo kung magbabounce po siya mula po dyan sa support po na yan, ano? Okay? Ano yun lamang po? Alright. Okay. Ang kanya pong resistance, tingnan po natin sa, siyempre sa bid and ask, ano? Silipin nga po natin 3 piso kung may malaki po tayong volume doon. 221,000 po sa 3 piso. 285 po, half million shares, no? So medyo malakas po yung 285, ano? Alright. At yung 3 piso po, siyempre, no? Yung kasunod. Meron po rin pong volume yan. So dito po, tingnan po natin kung malakas na nga pala yun. Katapat na ng kabila, no? Double tap. Naku. Pero pwede rin maging cup and handle, ano? Pwede rin. Pwede rin po ito maging cup and handle. Although double tap nga siya. This will be the cup at baka po mag-form ang handle, ano? Tingnan po natin, ano? Tingnan po natin. That's a possibility. Let's see kung mangyayari nga. This is the cup at baka po mag-form ng handle. Tingnan na. Abangan na lang po ninyo. No? Okay. Tingnan po natin ang net po rin. Wala po siyang net po rin. So hindi po ito available sa mga foreigner. Ari sa MACD combination po tayo. So si RSI po, kung lalagyan po natin ng trend line, so healthy pa rin naman po yung kanyang uptrend move, ano? Hindi pa naman niya tinatagos pababa. MACD po ay yun. Ang kanya pong histogram ay going down because of the current move. At slightly nag-horizontal po yung MACD line, pero buka pa rin naman po siya sa signaling a bullish move. So ito po, tingnan po natin ang ano ko po dito, that since lagi ko po sinasabi, spinning top near the support, baka po siya umangat sa mga susunod na trading day, ano? Baka po umangat siya. So kung aangat po siya, ang current po niya, mayroon pong 11% po yan, ano? Before the 285 resistance. Medyo malaki-laki din po yan, ano? Kung sakali, no? So, wag lang po ninyo basta papasukin, maghintay po kayo ng confirmation candle. Stochastic RSI combination po tayo. Bearish po siya ngayon, no? Kasi nga po papaba yung current candle niya. At si CCI po ay going towards the 100 level. MPI na po tayo, dire-diretso na po tayo. Hindi po tayo masyado magtagal. Since ito po ay isang recorded video, kaso nga po ay style live na rin po kasi wala na po akong gagawing editing dito. Dire-diretso ko na po itong ipopost, no? After the recording. So sideways po ito, no? Di ba natin pwede lagyan ng trend line. So nagsusupport po siya sa 250 rin, ano? Ayan. Kitang-kita naman po ninyo. At kunan po natin ang magandang resistance level. Yung 250 po, obvious yan. 3.91 million po, ano? Sa 250. Laki. Sa resistance po tayo tumingin, kung may millions din. Sa 280 po, ano? Ay merong 1.23 million na naghihintay. Kunin, ayun. Kunin po natin yung pagitan. Kung meron pa pong iba pa. $267 po ay merong 700,000. Ayun, 280, no? Yun nga, 280 na ngayon.
Sa 267 po, may natanaw po tayo na 700,000 shares. Ayun, sorry. 250, 258 sa 260. So, 258 po. Meron pong harang doon, ano? So, yun po. Dito po, yung 270 rin. Pero hindi kalaki yan sa 270, pero significant po yung 270, ano? Kasi, tinan niya. Ayan, ano? Binabangga-banggaan po yan, si 270. So, ayan po ating makaabangan dyan. 250, 260, pwede na rin sabihin 260. No? 258, 270, tsaka 280. Kasalukuyan po siya nakatukod sa kanyang support, which is a negative 2.33%. Bumaba po siya. No? Nagkaroon po ng bearish cross, no? MA9, MA20. So, alisto po kayo dito. Baka po mas bumaba pa. No? Baka po mas bumaba pa to. Kasi nga po, pag nilagay ng trend line, bababa pa siya, no? So, ingat po kayo dito kay MPI, no? Tingnan po natin ang mga indicator. Net foreign muna po tayo. Okay, going down po po. Patuloy pa rin po ang selling. Sunod-sunod na araw. Ngayon po ay negative 3.149 million no? Ang selling ng kanyang net foreign. Punta po tayo sa kanyang RSI MACD combination. Ayan, siyempre po, bearish yan. Ano? Pababa siya eh. Pababa po si, MACD, si RSI. Ano? Si MACD po, ayan. Ang kanyang pong histogram ay pointing downward. At lumiliit po yung kanyang buka, no, opening. Baka po mag-sideways, ano, yan po ang sinasuggest po niya, ano. So, baka po mag-sideways dito sa range na to. Mahilig gumamit ng stochastic RSI. Bearish po, pointing downward pa, although nagkaroon ng cross. Pero pababa siya. At si CCI po ay going down pa rin, ano. Okay. Tuloy-tuloy na po tayo. Next po natin ay si ECP. Current candle po ay doji. Ang ganda sana, ano? Dalawang positive cross. MA9 at saka MA50. MA20 at saka MA50. MA9, MA100, ano? Galing, ano? Ang laki ng, ano, ng buntot ng kanyang doji. So, 7 pesos po ang kanyang current support. Obvious to obvious. At kuha po tayo ng realistic bid sa bid din nasa. Malayo ni 9. 42,000 sa 9 pesos. Pinakamalapit. Sa 840 po, mayroon na agad. 30,000 shares. 860, 38,000. $42,000. Pinakamalaki po yung 9 pesos. Ayun. So, okay. Ito po ay doji candle. So, kung ito po ay aangat, instant agad, may 15% po kayo at kung babagsak naman po siya ay 9%, ano? So it's your choice, ano? Kung papasok kayo kaagad. Pero para sa akin po, mas maganda abangan po ninyo bumaba pa siya, ano? At mag-bounce malapit po sa support. Okay? Net po rin po tayo. May maliit po siyang net selling, 86,000. RSI MACD combination. So healthy pa naman po si ano, no? Si RSI at still going up but slightly bending po yung kanyang current swing, ano, kasi nga po doon sa kanyang current candle formation, ano. Bullish pa rin po naman si ano, si MACD. So meaning po talagang uptrend pa po siya.
at slightly going down po yung kanyang histogram, no? Kasi nga po, nag-drop down po kasi yung current candle po niya, no? So alis po na lang po kayo dito, no? Kung talaga po aangat pa, may andyan naman po, pinakita ko sa inyo yung possible gains, no? ABS-CBN po tayo. Ayun, nag-take profit na. Lalim. Talagang sobra pagka-gap down ito. Sobra pagka-gap down. Nag-gap down po ito kanina. Ng... Sana po nakapagbenta na kayo ng ano, Friday pa. Negative 4.32% po. Ano? At kasalukuyan po siya nakatugtong sa 17 pesos support, ano? 17.18, ano? Kanyang pagitan, ano? Alam ko, mayroong bad news to ngayon, eh. Hangin pa po yung issue niya, ano? Sa, kaya po siguro, ano, ano? Bumagsak po siya ngayon. So nakabitin po yung kanyang yung kanyang sitwasyon. Kung paano po yung kanya po franchise, ano. So kung hangga't wala pong linaw ito, medyo alis to kayo dito sa stock na to, ano. Baka po ito mas bumaba pa, ano. Baka po ipildaga pa niya to, ano, malalim po ito. Ito po yung ipipildaga niya. 1660. So kung bababa po po siya bukas to fill the gap, negative 2.34%, ano? So ang laki-laki na po yung ibinaba niya mula po dun sa closing niya ng Friday. So ingat po kayo dito kay ABS-CBN, ano? May issue po ito. So pababa po si RSI, MACD po ay ano? Slightly bearish po, ano? Yung kanyang histogram, although pabuka pa naman po yung kanya. Pero kita-kita naman po yung sa candle niya. No? Anyway, it's an inverted hammer. Malapit sa support. Kung masusunod po yung kanyang pagiging SOR o sign of reversal candle, pwede po siyang umangat. Ano? Bukas o sa mga susunod na trade. Hindi, which is, kaya lang po, 4% lang po yan. No? Hanggang po doon sa 18 pesos. Okay po. Next po natin is Pure Gold. Pure Gold po ay. Gusto ko na silipin sa high kinesi. Mukhang pababa si Pure Gold, mga kaibigan. Ha? Aha. Balik tayo sa candles. Mukhang basag na yung ano niya. Ano? Ah, hindi pa naman pala. Oh. 45.80 po. Anong current support po niya? Ano? At medyo 52 week high po. Malapit sa 52 week high. Ano? Kaya medyo ano, mataas na siya. Dalawang beses na po niya tinukuran yung 52 week high niya. At ngayon nga po ay nakatukod po siya sa 45.80 na salo. Nag-close po siya below MA9. At mukha pong na exhausted na po yung kanyang ano, uptrend mo. Ano? Nagkaroon na po ng bend si MA9. Baka po magkaroon ng tinatawag na death cross si MA9, MA20. So alisto po kayo dito. Ano? Baka po mas bumaba pa siya sa 45.80 sa mga susunod na trading. Tignan po natin yung ano. Kanyang support 45, 55, 25,000. $39.90, malayo na masyado yun. So 45.70 meron, ano? So 45.60, 25,000. So almost dun din sa area na yun, ano? Na tinukuran po niya, tinutuntukan niya ngayon. Ingat na lang po kayo, ano? Kung nakabili po kayo dito sa bandang ibaba, okay pa yan.
Kaya lang, magabang na po kayo ng selling signals sa mga indicator, ano? Para makapagbenta kayo. RSI po ay pointing downward na, ano? Nag-horizontal tapos bumaba na, ano? Bababa na. Ito po, selling signal na po si MACD, ano? Meron na po tayong dead cross. Selling signal na po yan, ano? Sana po nakapagbenta na kayo. Okay. Stochastic, tingnan natin. Bababa na, ano? Dapat dito pa lang nagbenta na kayo kay stochastic. Dito pa lang, ano? Dito. Dito, oh. Si CIA po, going down na, ano? So, alisto na po kayo dyan. Posible pong mas bumaba pa siya. Base po sa mga indicators, no? O, may baliba na lang po kung may magpapaangat po sa kanya. Malapit na po kasi sa 52-week high. Si Euro po, para ding, ano, no? Para ding cup and handle, ano? Ito yung cup niya, oh. Tapos nagpo-form po siya ngayon ng handle. Nakatukot po sa 250 ang kanya pong current support. Ito isa pong hammer, no? So 250 253 pesos po ito, no? Tingnan po natin para realistic tayo. $90,000 lang sa 3 pesos, so may mas malaki pa. 276 po, 173,000, ano? Ayun, 276. Yun din, tinukuran niya na yun. At sa 260 po ay meron din, ano? Nasa low. Ang kasunod po, yung 250, pinakamalaki. So, significant po tayo sa 250. So, ayan lang po ang support and resistance po niya, malakas-lakas. At pag binasag po, kung papanik po siya yung 3 pesos po, abangan po ninyo, ano? Malapit po sa flat top ni Ichimoku, malakas pong resistance po yan, ano. Okay? Silipin po natin ang mga indicators po niya. Net foreign po muna tayo. So, may maliit pong buying po ngayon. 32,000. RSI MACD combination po. Ayun, si RSI po ay pointing downward na, ano. Nagkaroon po siya ng parang dalawang double top. Tsaka bumaba, ano. MACD po, bearish, ano. Baka po mag-form ng dead cross. So, alisto po kayo, ano. Okay. So, alisto po kayo sa posible pong pagbaba po, pagbaba pa po niya, ano. Base po sa mga indicator, ano. Abangan na lang po ninyo mag-bounce sa support. At kung muli po siyang papalik, may malakas pong volume, saka po kayo pumasok. Wala po tayong latest news sa kanya. Kasi nga po, kung ito po ay cup and handle, which we can assume, ano? Talaga pong bababa pa muna yan, ano? Tsaka po lang po papanik uli. So, yun na lang po, abangan ninyo yung pagpanik uli. Pagpanik uli para gains po tayo. Hindi po tayo loss. Accept po tayo. Si Axe po, laki ng binaba ngayon. Negative 4.35%. Mukha pong binasag yung kanyang horizontal. Ano? Kasi yung dati po yung pattern ito. Ano? Yan po yan eh. Yung dati nating minamarkahan sa kanya. Ngayon, lumabas nga po siya. Pababa. Pababa po ang kanyang naging paglabas. Ano? Ayan na. Ayun. So, 220 po kanyang current support. Sa resistance po tayo, tumingin po tayo sa bid and ask. Sa 230 po, merong 300,000. 240, 2 million. So, malakas lang. Ang pinakamalakas po niya, 240. Ano? Although sa 230, meron din. Pero hindi masyadong kalakihan. So kung sakasakali aangat, no, mula sa support,
kung sakasakali lang po, ano, we are not saying that it's a possible move, ano, it's a 100% sure na papanik po siya, ano, 4.5% at 9% po yung pinakamalakas po niyang resistance kung sakaling aakyat po siya, ano. Tingnan po natin ang mga indicator, alis po kayo dyan, huwag po basta-basta papasok. Siguraduhin po munang mag-bounce po siya bago kayo pumasok. May maliit po siyang buying, 72,000. RSI MACD. Bearish po si RSI, no? Bearish, pababa. Kasi nga po, dahil dun sa kanyang current move, pero kung sakali pong pagagalawin niyo po siya papanik bukas na mga buyer, may iba po yan, may iba yung MACD, no? RSI po natin, ano? Si MACD po ay selling signal, unfortunately, ano? Dead cross. So, huwag po muna basta-basta papasok. No? Ibig sabihin po na, kung nakabili kayo sa bandang ibaba, ay nagbenta na kayo. Yan po ang ibig sabihin ni MACD dyan. No? Okay. Now, corporation na po tayo. Now, corporation po. Ayan. Nagsa-sideways, ano? Para nagre-range lang po siya, tinan nyo. Ito po yung lower range niya. At ito po yung upper range. Ayun. No? 1.74, 1.92. No? Almost. Ano? At, ayun. So, yan lang po ang galaw ni Now Corporation. No? Lagyan nga po natin ang trend line. Dati po binasag niya na yun, ano? So kung ilipat na po natin yung trend line kasi na po, ito na po ang kanyang bagong higher low, no? So ayan na po siya, ano? Nag-create na po siya ng bagong higher low. So ayan na po ang trend line natin, ano? So alis na lang po kayo kung kaya po ninyong bumili low sa lower channel, no? E aangat pa po yan, no? Kaya lang po medyo malakas po yung 192, no? Tingnan nga po natin. 338,000 po yung 192 talagang meron po doon, no? Na volume. At yung 2 piso po ang susunod, no? So alisto po kayo sa mga levels na yan. Medyo mataas na po ito, no? Alisto na po kayo dyan. Kung sakasakali po nagbabalak pa lang kayo pumasok, may malalakas po yung harang na yan. Baka dyan po siya umatras, ano? Okay? Pero sa akin po, kung hindi po siya lalabas dito sa channel na ito, dito lang po siya magsuswing, ay may potential pa po siyang umangat. Net foreign po tayo. So, 2 po ang kanyang selling, ano? 2 po ang kanyang selling. From Friday po at ngayon po Monday, 220,000 po yung kanyang current, ano? RSI MACD combination po tayo. RSI po, ayun, ano? Bearish po siya, ano? Ito po yung kanyang mga move, ano? Pagkat di po niya binabasag po yan, ay, yung pong current move po niya ay bearish, ano? Slightly going down, ano? At si, ayan nga po, si histogram po ay pababa. At si MACD po ay lumiliit po yung kanyang opening, ano? Baka po mag-sideways or worst case scenario, baka po magkaroon ng dead cross o selling signal kay MACD, alright? Last but not the least, AGI. Tignan po natin. Parang may kamukha siyang chat eh. Tumukot po sa 6 pesos. Maruboso candle po, ano? Malakas po yung candle po ng pababa yan pagka maruboso. Walang kamitsa-mitsa. Walang rejection. 650 po ang kanyang current resistance. At kung sakali po nga angat siya, yung 7 po, abangan na rin nyo. At yung 750. No? Yan, mga aabangan po nyo dyan. Pakiguhitan nyo na yan. Kitang-kita naman yan. Ano? Mga resistance levels po talaga yan. Ano? So currently po ay nakatukot po siya sa 6 pesos. No? Tingnan po natin kung magsusustain. Pero kung titignan po natin ang kanyang mga indicator, bearish po ang MA9, bearish ang MA20,
Aris Epo Beres. Ang kanya pong backday ay Beres po ang kanyang Instagram at baka po mag-form ng Death Cross. So, wag po muna kayong papasok. Ano? Kung ito tayo po ay shorting, eh pwede. Kikita kayo dyan pag bumabagsak, eh wala naman tayong shorting. Kaya, alis to po kayo dito kay AGI. Ano? Baka po ito ang mas basagin pa niya yung kanyang current support, which is 6 pesos. Ano? Pero tingnan po natin, kasi may 500,000 shares po nakaabang. Ano? Na gusto bumili sa 6 pesos, baka naman po hindi niya basagin. Ano? Baka naman mag-sustain. Obserba na lang po muna ninyo. Huwag po kayong basta-basta pasok sa mga ganitong stock. Ano? Kasi pag nilagay po natin ang trend line yan, obvious po yan. Ano? Na yan ay pababa. Ayan. Ano? Malapit pa nga sa upper channel. Ano? So, kung mababa pa siya, baka dito nyo na puluti sa 550 yan. No? Dito na sa 550 nyo abangan yan. Kung mas mababa pa siya. Kung aangat pa naman, dalawa. Itong channel ang resistance at saka po itong 650 na may nakita po tayo. Ano, no? Mayroon po sa 650, alam ko eh, na selling. Bakit 12,000 lang naman? Hindi masyado kalaki yan. 660 mayroon. 100,000, ano? Okay po. So, alis na po. Ingat kayo kay AGI. Basta, huwag basta-basta papasukin. At kita-kita naman po, ano? Downtrend siya. Okay. At silipin po natin muli ang ating global. Oh, red pa rin. Red na rin. Tapos tayo magagawa dyan. Okay, Nasdaq lang po ang green. Euro USD po ay 0.76% at going down. Ang ating pong crude oil ay gain po siya ng 14%. Ang gold po ay 0.42% gain at ang Bitcoin po ay downtrend po ngayon. Ano? Wababa po siya currently 1.17%. Hanggang dito na lamang po at tatatapos na po ang ating pong stocks analysis o insight. Sana po ay makatulong po sa inyo pagtitrading sa araw ng bukas. Ingat po kayo palagi at sana po bukas po ay makapag-live po tayo. Ano? At makasama ko po uli kayo sa isang masiglang live discussion. Hanggang dito na lamang po. Keep safe po and good night.